This is the Gupan's Ultimate FM Radio Station, 90.3 Energy FM. Pagka huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy Masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duque Chongson Building, AB Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM, Dagupan's Coffee Break. At ito na nga po ang tapatan ni Pagka 2022. Kaya hindi lang po napapakinggan sa siyudad ng Dagupan, but we are also heard in the entire province of Pangasinan and coast to coast globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM, Dagupan FE page. Pangga, welcome na nga po sa tapatan ni Pangga. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense. Comes May 9, 2022. Alam niyo po mga kaibigan, gaya po ng aking banggit, ngayong araw na to makakapanayam natin ang tumatakbo bilang board member sa 4 distrito ng Pangasinan. At nga pong himay-himayin, kilatisin ang mga kasalukuyan at mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Ito na nga po ang tapatan ni Pangga 2022. Isang malaking karangalan na makasama natin ngayong araw, President and International Ordaining Council Independent Christian Pastors Incorporated, running for board member. First time ko po mga kapangga, ako po'y natutuwa at nagagalak talaga po na meron po tayong mga kapanayam. Ganito po, katatag po, at masasabi ko naman po nagpapasalamat ang tapatan sa inyo pong lahat na sumusuporta. Hindi lang po doktor, hindi lang po mga incumbents, kati po ang tumatakbong pastor ngayon ng 4 distrito ng Pangasinan, Honorable Dave Texon. Magandang umaga po sa inyo, Honorable Dave. Kumusta po kayo? Good morning po, Sir Jay, at sa ating mga nakikinig ng 90.3 FM Energy sa Tagupan. Ayan. Maaari po nating ilapit lang po yung microphone, Pastor Dave, sa inyo para humas... Sige lang po, itaas nyo lang po para humas... yan, okay po. Okay. Para humas mapakinggan po ang inyong golden voice. Mag-hello po ulit tayo, Pastor. Hello po, good morning po sa lahat na nakikinig ng 90.3 FM, Energy FM Radio sa Dil sa Dagupan at sa ating host na si Sir Jay. Salamat po, Pastor Dave. It's an honor also na kayo po ay aking mga katapatan ngayong araw na to. Bago po natin umpisa ng tapatan ni Pangga, pwede ko muna kayong kumustahin just to, syempre, set the mood. Kumusta po kayo, Pastor Dave? Sa ngayon, maganda ang aking gising kasi nakapag... salita tayo doon sa Barangay Padlang Pugaro sa Manawag at nakapag-feeding tayo ngayon. Kaya masaya-masaya ako na maraming dumalo at ngayon nandoon sila at iniwan ko. At pasensya po dahil nagmamadali po ako dahil meron po tayo ngayong interview dito po sa 90.3. At nakikinig po sila ngayon dyan lahat dahil bago ako umalis, in-announce ko po sa kanila na makinig kung gusto nila ako makita ang akin kung ano ang plano pag ako po ay naging board member ng 4 distrito. Salamat po, Pastor Dave, sa ginawa po ninyong yan na papa, of course, hayag ng Energy FM sa inyo pong lugar, lalong-lalo na dyan sa may 4 distrito ng Pangasinan. By the way, 4 distrito ng Pangasinan, live na ho tayo ngayon ha. Simulan nyo na hong simula ng pag-share ng tinig ng ating pong mga kapanayam para malaman nyo po kung ano po ang plataforma ng tumatakbo bilang board member na si Pastor Dave Texon. Okay, simulan na ho natin, pero bago ho lang, gusto ko lang pong ipaalam ng ating pong tapatan ay meron pong mga questions na katapat po yan. So, ibig sabihin po, pagka naubos po yung oras, okay, meron po maririnig si Pastor Dave na ganito. Buzzer po yun. Ibig sabihin, we move on to the next question. Naubos na po yung oras dun sa tanong ko. At yung hindi nyo naubos naman ng oras ay hindi po magki-carry over yan or magta-top up dun sa susunod na tanong. Okay na po tayo, Pastor Dave? In Jesus' name, ready na tayo. Ready na po ang ating katapatan. Simulan na po natin ang ating first tapat na katanungan, and this deserves 1 minute. Isang tapat na tanong. Sino po si Honorable Dave Pastor Texon? Ako po si Pastor Dave Texon. Pinanganak po ako sa Mabalacat City sa Pampanga at nakapag-asawa po ako dito sa Manawag, Pangasinan na si Madel Suyat Texon at adopted son po ako ni Erlinda Castillo Ang dito po sa San Fabian. Okay, may 1 minute po kayo. 39 seconds po. Okay, ako po ay nagtuturo din sa lukuyan ng karate. Karate do dito sa Manawag, sa Barangay Caloocan. At siyam po ang aking anak by the grace of God. We follow the word of God na may share ang word niya sa mga tao. Okay, 20 seconds po. Meron pa kang idagdag? Maraming salamat po at yun na lang po. Sige po. Hindi na po tinapos si Pastor Dave yung kanyang 1 minute.
Let's move on na po sa ating susunod na tapat na katanungan. 2022. Share niyo po mga kaibigan at pwede ko kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating mga text lines 0912-782-5884. Ulitin ko po 0912-782-5884. At sa atin pong mga nanunod po, yung mga viewers natin here and abroad na nakatutok ngayon. Ako, meron daw tayong relatives all the way from California who is also from Manawag, Pangasinan, ang mga Garcia family. Hi nga pala sa kay Daddy Robert Garcia, kasama na rin kay Jack Benjamin Pebbles na nakatutok ngayon. Okay, Pastor Dave, sisimulan ko po ang susunod na katanungan ko, and this deserves 5 minutes na po para sa ating oras. Isang tapat na tanong. Ano po ang nagpapalakas sa puso, sa isipan ng isang Dave Texon na tumakbo bilang board member po sa 4 distrito ng Pangasinan? This is 5 minutes, Pastor Dave. Ngayon na. Okay, patulad po ng aking sinasabi sa aking mga nakakamiting, sa mga kapitan at sa mga kababayan kong sa 4 distrito, kung bakit po lumalahok ngayon si ang isang pastor para maging board member. Kasi po gusto ko po na makita, katulad po ng pandemic, eh, mas maraming tulong ang naibigay natin, na pagbibigay po ng ayuda, at wala po ako masyadong nakitang mga politiko na lumabas that time, kaya na-inspire po ako na humabol at maibigay ng mas magandang tulong, kasi limited lang ang aming tulong, at pag ako po naluklok, gagamitin po natin sa maayos ang kondo para sa board member ng 4 distrito sa maganda. 5 minuto po yan, Pastor Dave. We still have 4 minutes. At nakikita ko rin po na ang tagal na namin mga pastors, mga Christian, nagdarasal na may magandang maging good governance ang pagtakbo ng politika dito. Eh, kailan po ba kayo maghihintay? At pinag-pray din namin na sana lahat ng mga pastors na may takot sa Diyos at na naglilingkod sa ating Panginoon ay makapaglingkod din sa ating bayan. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan, Pastor Dave. Matan ni Pangga, 2000. Alam niyo po mga Kapangga, ha, sabi ko nga sa inyo, I am so thankful, grateful to have different walks of lives na tayo po ay nakakapanayam sa tapatan ni Pangga. May mga doktor, may mga attorneys, gayon po si Pastor Dave naman po ang ating pong kikilatisin. No? Himayin natin mga Pangga, 4 distrito, alam ko marami po kayo nakikinig sa Energy FM. Try to reach out by texting ang ating 0955-597-644 or 0912-782-5884. Sabi dito ni Jenny Lynn Ibanez Tilan, God bless po Pastor Dave. Ayan. Okay, good morning kay Daya Kawili. Nakikinig po sila ngayon diyan sa may Sitio Barrientos, Inumutan, araw-araw nakikinig ng Energy FM sa Tapatan. God bless po kay Jay. And God bless po sa ating pastor na tumatakbo po ngayon. Salamat po. Okay, 10:26, next tapat na katanungan. 5 minutes to Pastor Dave, ha? Isang tapat na tanong, ano po ang plataporma ng isa pong Dave Texon or Pastor Dave Texon na tumatakbo bilang board member sa 4 distrito? Legislative po itong posisyon na tinatakbo natin na Pastor Dave. But you know po, hindi po ibig sabihin na kayo po ay board member, eh ang mga kababayan natin, hindi po nila maririnig kung ano pong gagawin ninyo sa 4 distrito. Kaya po ito, Pangga, another 5 minutes, bibigyan po natin ng ample time ang ating pong katapatan ngayon. Pastor Dave, ngayon na. Ang aking pong gagawin pag ako po naluklok bilang board member ng 4 distrito ay aking pong i-amen sa provincial na yung ating mga senior citizens ay dapat makuha nila ang 6,000 kada birthday nila, na na-add po yan sa ating batas, na implementation na lang po ang kailangan. Then doon po sa edad na 100 years old na makakatanggap ng 100,000 daw ang nakakatanggap ng 100,000 ang ating mga senior citizens, ang aking pong gagawin eh i-amend ko po rin yan na sana 70 years old ay may matanggap ng 70,000 ang ating mga senior citizens, upang gano'n ma-enjoy nila ang 70, pag na-reach nila 100, then another 30,000. At gayon din sa ating mga public school at sa mga public school, no, ng elementary and high school, eh, dapat magkaroon sila ng livering sapatos, uniform, at school supply. At ang edukasyon nito ay para sa kanila na walang maintaining grade, na dapat ang gustong makapag-aral kahit pasang-awa,
Basta maibigay natin ang tulong para sa kanila at makapag-aral sila ng mabuti. At gayon din po ang aking gagawin pag ako po ay nanalo, magkakaroon po ng apat na office, sub-office ang apat na bayan ng 4 distrito at magbibigay po tayo ng libreng kabaong at lamay para sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Dahil yan po ang nakikita ko na kahirapan sa mga tao, pag namatayan na, hirap pa po sila maka-avail ng kabaong at ng mga panglamay. At yan ang aking gagawin sa apat na distrito, sa 4 distrito ng Pangasinan. Yes po, Pastor. You still have 3 minutes and 30 seconds. At hindi lang po kami magsasama-sama pag ako po nanalo, hanggang ako po ay nanalo o manalo, no? Walang katalo-talo. Gagawa po tayo ng mga cooperative sa bawat barangay at tuturuan po natin sila ng mga kabuhayan na ibibigay natin. Pag ako mas nanalo, syempre mas madadagdagan ang kabuhayan na ibibigay natin sa kanila, na hindi na po nila kailangan lumabas at makitrabaho, kundi sila ay magtatrabaho sa kanilang barangay mismo. Maraming salamat po, Pastor Dave, sa inyong tapat na kasagutan. Hindi nyo tinapos yung 5 minutes ninyo, pero let's move on sa ating tapat na katanungan muli, no? Paalala ko sa mga babae natin na katutok ngayon sa ating live, okay? Pwede nyo pang i-share ang ating programa para sa ganun po. May pahatid po natin ang tinig ni Pastor Dave Texon, lalong-lalo na po yung mga ka-church mate niya dyan na nakatutok ngayon. Yung mga pastors na nakakakilala po kay Pastor Dave Texon. Okay, alam ko marami po tayong mga church mates dyan, mga kaibigan po. Pastor Dave, hindi po ito tapat na questions, pero ipapasok ko lang po, ha? Ano po ang church po pala kayo nabibilang? Southern Baptist po. Southern Baptist. Okay, so meron po kayong church dyan sa may ano po, sa may Manawag? Meron mga church po tayong kasamahan na pastors, pero ako po ay nagpa-pastor. Pahinga po muna ako dahil tatahak po tayo sa landas ng politika, at ang iniwanan ko po ang aking mga co-pastors doon sa po sa mga ITAS sa Pampanga. Okay, okay. Salamat po dyan. Hindi po yun sa ano, ha, naisingit ko lang po mga kababayan natin dyan sa 4 distrito. Gusto ko lang po kasi makilalang maigitong si Pastor Dave. Ano? Next tapat na katanungan, napag-usapan na po natin yung kanyang plataforma. Ngayon naman po, another tapat na katanungan which deserves 5 minutes. Pastor Dave, isang tapat na tanong, ano po ang mga bagay na sa tingin mo ang paghahanda na dapat mong gawin bilang isang board member sa pagdating ho sa kalamidad? Kung sakali man po, wag ho sana magkaroon at hindi ho tayo mahaling tula sa kalamidad na naganap po dyan sa may Visayas at maging sa Mindanao. Samahan na rin natin po, no, sa trabaho, sa edukasyon, at maging sa krimen. 5 minuto po, Pastor Dave. Ngayon na po. Sa paghahanda naman po natin, naging namang previously, ka-resign ko lang nung nag-file ako ng candidacy sa Angeles City, no, DRMO, na nagtrabaho po tayo bilang ambulant driver, no, at isang office staff doon po sa Angeles City. And syempre, gagawin po natin, kailangan po, bakit walang trabaho ang mga tao, kailangan po meron silang edukasyon. At bakit nagkakaroon ng krimen? Kasi wala po silang trabaho. Unahin po natin ang edukasyon at mabigyan po sila ng trabaho upang sa ganun mabawasan ang kriminalidad sa ating bayan. Pagdating po sa ano po, preparedness po natin pagdating sa disaster, sa kalamidad. Nga po, sa aking natutunan sa Angeles City DRMO, sa pangunguna ni Rudy Simeon, Sir Rudy Simeon, nabigyan naman kami ng sapat na kaalaman about sa ating mga kalamidad na darating. At napansin ko rin, syempre, iba ang Angeles, iba ang Pangasinan, lalo na sa baha. Kailangan nakaredy po tayo at nakikipag-connect po tayo sa mga army, katulad po ng mga speedboat at trading ambulansya. Okay po. So maraming salamat po, Pastor Dave, sa iyong tapat na kasagutan. Tapatan ni Bangga 2000. Let's move on po. No, naku, may mga pa-shoutout na rin dito. Hi po. Good morning from Binoya Ordonez Christopher. Gian Catalan, good morning po, Kuya Jay. Ayan. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kayo yung text lines natin, ha. Simulan niyo na po pagpapadala ng mga questions. Okay? 0912-782-5884. Ayan po, 0912-782-5884. Okay, may Kuya Jay, hi po sa atin pong nakasalang sa tapatan. Ayan, si Pastor Dave. Good luck daw po, Pastor Dave, ha? Thank you. Okay. Okay, may mga questions po ba? So, pakiulitin ko po yung numbers natin. 0912-782-5884. 10:32 in the morning. Next tapat na katanungan. This
is only 1 minute po, Pastor Dave. Ano po ang inyo pong masasabi sa tinatawag na pediatric vaccination? Ito pong pediatric vaccination, ito po yung mga ages 5 to 11 years old na pagbabakuna sa mga kabataan natin na proyekto po ng ating pamahalaan. Yung 1 minute, payag din po ba kayo dito o hindi? In Jesus' name, payag po. Okay. Okay na po ba? Ah, sige po. Okay. Payag po rin ako, pero dapat pag-aralan pong mabuti at huwag po nating papirmahin ng waiver ang mga magulang na wala pong pananagutan ang gobyerno. Dapat merong pananagutan ang gobyerno dahil ginagawa pong trial ang ating mga kabataan. Pero mas maganda rin po, kung talagang ikaganda, huwag pong matakot pumirma ang ating gobyerno na pananagutan nila kung anong mangyari sa ating mga kabataan. So bukod po sa parental consent, dapat pati gobyerno managot po dito. Yes. Okay. Salamat po, Pastor Dave. 10:33 in the morning. Hot Panibanga 2022. All right, 10:33 ang ating pong next tapat na katanungan. Ito po ay 5 minuto po, Pastor Dave, ano, na ibibigay po ni Jay Urilis sa inyo. Kung kayo na nga po ay babigyan ng pagkakataon, no? By grace of God at syempre the voice of the people, na kayo po ay babigyan po ng pagkakataon na maging board member sa 4 distrito ng Pangasinan, at ang mga kapartido nyo ay hindi ho si Duwerte, puro na sa kabilang partido po ang palarin, eh paano nyo po sila pakikisamahan? 5 minuto po ito, Pastor Dave. Ngayon na po. Yun na, Kuya Jay, pag tayo pinalad bilang board member ng Pangasinan, tulad ng sinabi ko, para sa senior citizens, sa kabataan, edukasyon, at para din po sa mga palibre natin na funeral service at kabaong, at gayon din sa mga farmers natin, no, na kailangan mabigyan sila ng mga libreng pag-abono upang ang municipal sila ang bibili at ang municipal din ang magbebenta. At ano pa po kasi yung last question? Siguro, Pastor, tanungin ko lang po, meron ho ba kayong grupo na sinasalihan or you're running for independent po? Actually, I'm running as NUP, pero hindi po wala po masyadong humabol na NUP party. Okay. Yun po yung ano natin. Gusto natin malaman kung halimbawa hindi ho pala rin ang iba pang mga kasamahan ninyo. At sabi nyo nga, kayo lang po ba ang nasa NUP? In 4th District. In 4th District. At puro na sa kabilang paning po ang swertehin. Paano ko kayo paano nyo po makikisamahan ng mga nasa kabilang partido? Actually, kailangan pantay-pantay ang trabaho natin. Hindi naman kailangan natin manira, kundi tulungan natin kung ano ang narapat at karapat-dapat na naayon sa batas na susundin natin kung ano ang ilalatag ng magiging gobernador natin. At ganyan, syempre naman, bilang isang legislative na board member, may mga budget naman talaga tayo na dapat nating magamit para sa ating kababayan dito sa 4 distrito, at wala pong makakapigil dahil ang gagawin po natin naayon sa batas, no, ang paggamit ng ating pondo para sa 4 distrito. Maraming salamat po, Pastor Dave, sa inyo pong mga tapat na kasagutan. Hot Panibanga 2020. Ngayon po ay papasok na po tayo. Ayun po yung mga 6 basic questions po, Pastor Dave, na inilatag po ng Energy FM. Hindi lang po para sa iyo, kundi maging sa lahat po ng mga ating nakatapatan at magiging katapatan. Ang ating po mga katanungan, mga kaibigan, ay talaga naman pong hindi po basta-basta pinag-aralan pong maigit mga questions na to, mga kaibigan. Okay. Ngayon naman po, we move on sa no holds barred. Ibig sabihin lahat po ng mga questions ninyong papasok ngayon sa atin pong text lines na 0912-782-5884. At yung mga pumapasok din po ng mga queries sa ating pong fan page, kasi nakalive po tayo, Pastor Dave, ano? Sisimulan na po natin. Pero bago ko simulan ito, I would like to inform you that the views and opinions of the host, basically our speaker or guest, do not necessarily reflect of those of the station, the host, and even the network. Furthermore, ang views, opinions, and insinuations po ng host and even our guest do not necessarily reflect of those of the station, of the show, and the network. So ito na po, 10:37 ng umaga. Simulan na po natin yung mga pumapasok na mga katanungan. Pastor Dave, mula po sa texter 4263. Bakit po kayo tumatakbo na board member? Nasubukan nyo na po bang tumakbo bilang councilor?
sa kahit saan bayan po ng 4 distrito ng Pangasinan? Actually po kasi nakikita ko po na mas karapat dapat tayo bilang board member na para ma-expand natin ang tulong sa 4 distrito. At hindi naman po ako naging councilor, pero ako po ay naglingkod sa ating gobyerno, no, since 2000 simula bumoto ko sa aking naging boss na si napayapang Carmelo Tarzan Lasatin ng Angeles City. Okay. Next, tapat na question mula po sa atin pong mga texter. Pastor, paalala ko lang, wala na po kayong time limit dito. Ibig sabihin po, you could talk as long as you want. Huwag lang mong abutin tayo ng susunod na programa. Hanggang alas 11 po yung programa ng Tapatan ni Pangga. Okay, mga Kapangga, ha, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo that we are here to educate our fellow Pangasinense. At ito po ay paraan po ng paghihimay at pangkilatis po sa mga kasalukuyan po at mga nagbabaka sakali po mabigyan ng pagkakataon na maupo po sa pwesto. Okay, texter about comment ito, sabi sa atin, good luck po Pastor Dave sa iyong tinatahak na karera ngayon. Okay, Pastor Dave, ano po ang plano ninyo sa mga kabataan po na nakikinig po ngayon sa 4 distrito? O kayo po mabigyan daw po na maging board member? Actually nga po, katulad po ng mga nilatag natin kanina sa mga question and answer nyo po, pantay-pantay po ang aking paningin. Maging kabataan, maging LGBTQ ka, o kahit ano kang grupo, pantay-pantay na batas ang ilalatag natin sa 4 distrito. Lahat po ng aking sinabi kanina, kung napakinggan nyo, mga sa senior citizens, kabataan, no, pati sa mga fisher folks natin, pati sa mga farmers natin, lahat po pantay-pantay. Pati ang sinasabi ko nga, hindi lang po tuwing election tayo magkikita, manalo o manalo man, magkikita-kita tayo kada barangay, dahil pupondohan po natin at may mga individual naman tayong private sector bilang pastor na gustong tumulong at mag-finance sa mga livelihood program na ating gagawin pag ako po ay naluklok bilang board member. Makikipag-tie up po tayo sa mga pastors at other country na gustong tumulong ng mga pag-livelihood program sa bawat barangay ng 4 distrito. Pastor Dave, texter 9963. Ano po ang kauna-unahan niyo pong ordinansa na ilalatag po sa 4 distrito pag kayo po ang maging board member? Yung katulad nga po ng sinabi ko, unang-una po ang gagawin natin yung ma-implement sana ang mga para sa karapatan ng mga senior citizens, ng mga single parent law, pati po ang ating PWD. At gayon din ang susunod ng mga ating opisina na itatayo sa bawat munisipal na magkaroon, at para ma-avail po nila ang mga palibre natin na kabaong at lamay sa mga tao at ang mga scholar sa mga kabataan na hindi po kailangan maging scholar ni Dave Texon, kundi scholar ng bayan, dahil lahat yan may ambag. May ambag sa ating bayan, dahil kumain ka lang sa Jollibee, meron ka ng consumer tax, bumili ka ng candy, bumili ka ng sigarilyo, bumili ka ng alak. Lahat po tayo ay nagbabayad ng tax. Lahat po tayo tumutulong para maiangat ang ating bansang Pilipinas. Pastor Dave, okay, next, dapat na question mula sa ating mga texters na to. Ano po ang kwalifikasyon ninyo na wala po sa ibang tumatakbong board member sa 4 distrito para piliin namin kayo? Katulad po ng sinabi ko, ang isang pastor may takot sa Diyos at nananalig sa Diyos na kailangan madala ng tama ang gapan ng bayan para sa 4 distrito. Okay. Next question. Good morning po, Pastor Dave. Kung kayo po ang mahalal na pong board member, ano po ang unang yung gagawin sa bayan? Sa bayan, hindi ko na mabasa ulit yung isang Rico, paki-double check yung message ha. Okay, huwag kang nasagot yun naman ho ito yung sa platforma, ano. Okay, ano naman po ang, texter 2672. Ano naman po ang plano ninyo po sa mga persons with disability? Katulad nga po ng sinabi ko, hindi po tayo mamimili ng bawat sektoral. Ang gagawin po natin, karapatan ng bawat Pilipino. Maging PWD ka man, LGBTQ, or maging senior citizens, o parent law, lahat po ng batas na karapat dapat sa inyo ay pa-implement po natin sa bayan o sa 4 distrito ng Pangasinan. This is a beautiful question. Gusto ko lang pong i-dish out. Bilang pastor, texter 9265, bilang pastor, ano po ang masasabi niyo sa same-sex marriage? Actually, alam naman natin kung anong sinasabi ng Biblia
eh ganun din po tayo. Sumusunod po tayo sa salita ng Diyos. Pero ang sabi ko nga, ang choice po ng Constitution 1987, eh karapatan pang tao. Eh hindi, wala po tayo. Yan ang pinakamataas na batas na ginawa sa Pilipinas. Kaya ang masasabi ko lang dyan, eh kung yan ay may batas, eh kailangan sumunod din tayo. Sabi nga sa Biblia, ang batas ng lupa, eh ganun din ang batas ng Diyos. Alright. Pastor Dave, bilang isa pong kabataan na nakikinig po ngayon sa Energy FM, ano ba ang nakikita nyo malaking problema na kinakaharap po ng Quato Distrito ng Pangasinan? At ano po ang magiging solusyon ninyo? Ang nakikita ko po sa marami pong child labor. Marami pong kabataan ngayon na wala pang 18 years old eh nagko-construction na, no, nagtitinda, no, lalo diyan sa Manawag na nagka-candle boys. Bakit? Tanong ko sarili ko, bakit ang aga nila nagtatrabaho, kabata-bata nila? Bakit? Kasi sila may gustong mag-aral. Ang problema, wala po silang pang-aral, wala po silang magagamitan. At gayon din, kung papasok sila ng scholar, eh, tulad ng sinasabi ko, eh, may maintaining grade. Eh, paano pag itang batang ito, eh, slow, mahina, pero gustong mag-aral. Kaya ang itatayo po natin, eh, para sa bayan, sa mga kabataan, eh, ang libreng school supply, uniform, at sapatos. Ang kailangan mo, ikaw, scholar ng bayan, hindi scholar ni Dave Texon, scholar ng bayan, ma-maintain mo ang 75 grade na pasang-awa at makapag-aral ka ng mabuti. At siyempre, magkakaroon ka ng trabahong maganda. Okay, salamat po, Pastor Dave. Sa mga babae natin, ha, paalala ko lang po, pwede ko kayo magpadala rin ho ng mga katanungan ninyo mula sa atin pong Energy FM fan page na inyo pong napapanood ngayon ng live, okay, sa mga kababayan natin dyan sa May 4, Distrito ng Pangasinan. Okay, magandang umaga po, Pastor Dave Texon. Maganda po yung plano ninyo ukol po sa mga senior citizen na centenarian na bababa po ng 70 years old. Ang tanong ko po sa inyo po, eh meron na po atang naipasa po dyan si Senator Gordon na pababain po ang ganito pong matatanggap ng mga senior citizen. Ano po ang komento niyo po dito? Tulad nga po ng sinabi ko, naibatas na nga po yan ng ibang senatorial congress. Ang kailangan lang po, ang kailangan i-apply lang po sa provincial at sa municipal ang mga ganitong age ng senior citizens na bumaba, na magkaroon at mabudgetan po. No, may alignment natin ang budget para sa mga senior citizens. Dexter 7263, nabanggit niyo po ang tungkol sa mga magsasaka. Bakilinaw po ang inyong plano, malinaw na plataforma sa amin po mga magsasaka. Katulad po sa magsasaka, no? Pag nakita kasi ng mga anak ng anak nyo na kayo ay naghihirap, eh hindi po sila susunod sa inyong yapak. Hindi po sila magiging farmer. Mauubusan po tayo ng nagtatanim ng mga gulay at mga kakanin natin sa habagkainan. Ang gagawin po natin, ipapa-approve natin sa provincial na kailangan magkaroon tayo ng alignment budget para sa agriculture, na magkaroon po tayo ng pabibigay ng libreng pananim sa bawat magsasaka natin, sa bawat farmers natin, at bibilihin po ng mga municipal, at ang municipal na rin ang magbebenta upang sa gayon at makikita po natin na bibisyon ko pag nangyari po yan, baka 20 o 25 pesos na lang ang kilo ng bigas at bababa na rin ang ating mga bilihing panggulay, no, sa mga pananim po natin. Okay. Pastor Dave Texon, tanong ng ating texter 7267. Ilan po kayong tumatakbo pong board members sa 4th District? Ang tanong ko lang po, marami po ba kayong mga bashers? Actually po, tumatakbo dati is 11, ngayon 9 na lang. At hindi ko alam, pero simula po ako nagsalita sa mga tao at narinig po simula October, nakatanggap na po tayo ng mga death threat at iilang bashers na magpastor na lang daw ako. Kung ayaw ko daw, kung mga platforma ko ay ganyan kontra sa kagustuhan ng mga namumuno, baka hindi daw ako tumanggal dito sa mundo. Ang sabi ko lang po, ang aking pong hawak ay salita ng Diyos at batas ng tao na kailangan ilatag natin, at kailangan magamit ang pondo ng bayan o ng probinsyal para sa tama at karapat dapat na ilalatag ng mga proyekto ng ating mga kandidato. Alright, texter 9365, alam niyo po ang problema po dito sa Manawag, Pastor Dave. Pagdating na rin po sa
mga traffic at mga color room ng mga tricycles, ano po ang gagawin ninyo? Katulad po ng sinasabi ko, magkakaroon po tayo ng cooperative, no? Pag ako po nanalo o manalo rin, no? Magkakaroon po tayo ng mga cooperative at lahat po ng gustong magka at lahat ng mga may tricycle at walang tricycle na gusto magka-tricycle, papasok po natin sa cooperative at ibabalik po nila ng tama at walang dagdag doon sa mga gastos ng cooperative, at bibigyan din natin silang mga karapat-dapat na linya. At ang mga candle boys dyan sa Manawag, bibigyan natin sila ng sarili-sariling negosyo at para hindi na po sila humaharang sa daan at para magkatrabaho po sila ng maayos sa kanilang kanya-kanyang barangay. Texter 7326, ano po ang masasabi nyo na kayo po ay nasa huli sa survey? Parang hindi po, no? Kasi nakikita ko naman sa survey, nagna number 3 tayo, dati number 1, number 2, no? At yung kung sinasabi mo ngayon na nahuhuli ako sa survey, kung yung survey mo eh legit, hindi naman po ako naniniwala din sa survey kahit nanguna tayo o nahuhuli. Ang importante, ang kasangga natin, ang taong bayan, at sila ang magdidikta sa May 9 election. Pwede pa rin ho kayong magpadala, mga kaibigan, ng inyo po mga katanungan sa ating pong text lines. Nandiyan dyan po yung 0912-782-5884 at ang ating pong 0955-976-34. Yan po yung mga pwede nyo pong pagdala ng inyong mga katanungan, mga kapangga. Texter 8183, sino po ang sinusuportahan nyo pong gobernador? Sa akin po, wala po tayong sinusuportahan na gobernador. Bagkus, pinagdarasal natin na merong isang gobernador na tama at may takot sa Diyos at maglilingkod ng karapat-dapat sa kanyang posisyon. Pero kung sakali pong may lumapit sa inyo na gobernador na para pagpa-endorso sa inyo, tumulong, siya na ba susuportahan ninyo? Siyempre, kailangan na natin malaman kung ang platiporma ko ay angkop sa kanya. At gusto niya rin. Siyempre, walang duda na siya ang i-endorse ko. Okay. Texter 9095, ano po ang nararamdaman niyo pong suporta? Ano po ang pakiramdam ng isang tumatakbo pong board member, lalo't isa ho kayong pastor? Actually, ang pakiramdam lang naman masarap dahil nakikilala ko ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap na tao sa bawat sulok ng ating 4 distrito na lumalapit na kung ano ang problema. Minsan nandyan na yung talagang ulan lang, baha na sa bahay nila, ulan pa lang. Paano pag naging bagyo? Bilang pastor, syempre nandun din tayo para mapag-free po natin sila at ang plano natin na maibigay sa kanila. Alright. Texter 2693, ano po ang mga nagawa ninyo sa loob po ng almost 3 years na pandemya? Okay. Dave Texon sa Facebook, no, mag-backread po kayo and aking mga pinopost. Hindi pa po pandemic, nakakatulong na kami, pero limited lang po. At nakapagbigay po kami ng ayuda at gayon din sa mga financial needed ng senior citizens. You can ask the barangay captain of Caloocan, no, ng Manawag, kahit sino po na magpapatuo. Makikita nyo po sa aking mga old post, no? 2004, nagbibigay na kami sa iba-ibat parte. Kahit anong bulkan ang pumutok, nandun po kami. Ako at ang aking asawa, pati ang aking mga anak, nangungunang nagbibigay ng donasyon sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po, Pastor Dave. Ano po, so far, wala na hong pumapasok na mga katanungan. Pero sa mga gusto pa rin po humabols ng kanilang mga questions, 0912-782-5884. We have 9 minutes to go before the hour of 11 o'clock, mga kababayan natin sa 4 distrito. Ito na siguro yung right time para bigyan ko ng pagkakataon po ang ating guest, ang ating speaker sa Tapatan ni Pangga 2022 na mapakinggan po ang kanya pong plataforma. At nabigyan niya na ho yan, pero pakinggan ho natin ang kanyang words sa lahat po ng mga nasa 4 distrito ng Pangasinan. Pastor Dave Texon, ito na po yung pagkakataon ninyo. Yun nga, thank you Kuya Jay. No? Yun nga po, ang aking mga nasabi kanina, tulungan niyo po akong magdasal at suportahan niyo po ako. At sa mga basher naman, siyempre may mga bagong muka, bagong pag-asa para sa ating 4 distrito. Sumubok po tayo ng pastor at nakita ko po
na magiging first in history dito sa Distrito 4 na magkakaroon ng libre kabaong at lamay para sa 4 distrito. Huwag po tayong manira muna at tignan nyo muna, basahin nyo ang bawat kandidato. At ulit, sinasabi ko po, ako po ay ahabol, hindi po mamimigay ng pera. No? Kung mayroon pong politiko na gusto magbigay ng pera, tanggapin nyo lang po. Tanggapin nyo po dahil yan ay malaking tulong sa inyo. Pero pagdating ng May 9 election, isipin nyo, pakaisip nyo, at ang nasa puso nyo, yun po ang inyong inuklok. At syempre, ipagpe-pray ko rin po kayo sa bawat oras pag kayo ay nakausap. Maraming salamat po, Pastor Dave Texon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa Energy FM. Uy, akala nung mga kapangga natin na hindi po basta-basta yung sinabi ho ni Pastor Texon tungkol dun sa libreng kabaong at palamay. Kasi alam niyo po, isa ho yun sa pinuproblema kagad ng isang pamilya na namatayan po or nawala ng mahal sa buhay. Salamat po, Pastor Dave. Ha? Thank you po sa pagkakataon na binigay niyo. Tiwala na binigay niyo po sa Energy FM. Na I'm so happy nung binalita niyo po sa akin kanina na as early as umaga, pinaalam niyo na sa mga kababayan na inyo pong pinantahan na dapat po sila makinig sa inyo pong programa ngayong oras na to. Salamat po, Pastor Dave. Thank you, Radio Jay, at sa buo ng 90.3 Energy FM. Pasensya na kayo kung walang energy, pero ang energy po natin ay sa Panginoon, no? Kasi simula pa nung naglalakad na tayo, nagpapakilala, sabi nga na, ba't iilan daw ang tarpaulin ko? Kasi mas gusto kong maitulong po sa inyo ng mga sa tao, hindi po tarpaulin. Ang gusto ko po maibigay ang aking salita. Kung tarpaulin lang, paramihan, panalo na po sila. Pero kung sa mga platforma, number one po tayo. Maraming salamat po, Pastor Dave. So darating po na February 14, Lunes po ito, makakatapatan natin si Honorable Mayor Marlene Lambino na tumatakbo po muli bilang mayor dyan po sa May Mangaldan. Ako, kaabang-abang po ito. Oo. Yung mga kababayan natin dyan sa May Mangaldan, kasi parati po tayong tinetext kailan po yung mayor namin sa Mangaldan. Eto na nga, February 14, araw na mga puso ha. Sa February 15 naman po, makakasama natin Mayor Constantine B. Agbayani running for Vice Mayor ng San Fabian. February 16, Nenette De Castro Soriano running for Vice Mayor naman po dyan sa May San Carlos City, Pangasinan. February 17, ang running for Mayor ulit si Vice Mayor Ernesto I. Acain. February 18, ako. Ito yung February 18. Hindi ko pa ho mabanggit-banggit kung sino, pero inaantay namin yung confirmation lang po. Ha? Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Pastor Dave, stay safe, stay healthy po parate. 10:54 ng umaga, mga kabangga. Sumayin niyo po ang ating Tapatan ni Pangga 2022.